Magandang araw po sa inyong lahat. Ang maganda pag-uusapan natin ngayon sa ating podcast. Alright? Ang topic natin today, ang title natin ay ang totoong meaning ng batuhin mo ng tinapay ang nambato ng bato. Ang original nito, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay na nasa loob ng garapon. Hindi. Batuhin mo lang ng tinapay. Kung ang edad mo ay lampas 30 or 40 years old, yan, pamilyar na pamilyar ka na sa linyang yan. At alam ko na alam mo ang ibig sabihin nito. Alam ko na alam mo ang message o lesson na makukuha dito. Batuhin mo ng tinapay ang nambato ng bato. Tungkol ito sa mga nambabato ng mga masasamang gawa. Mga nambabato ng mga masasamang mga salita. Mga masasama na ginagawa sa atin at masasamang salita na ikinakalat nila laban sa iyo. Na wala namang katotohanan. At alam na alam ko na gustong-gusto mong gumanti. Sarap sanang ibigay ang ganti na parehas ng ginagawa niya. Para matikman din ng mga taong ito ang masaktan ng grabe. Diba? Minsan gusto natin doble, minsan triple. Diba? Pero sabi, batuhin mo ng tinapay ang nambato ng bato. Meaning, batuhin mo ng tinapay, gantihan mo ng kabutihan. Gantihan mo ng hindi masama. Kung iisipin mo, napaka-unfair naman ito. Ito pa, sabi sa Romans 12:19, sabi dito, "Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord." Nako, kay Lord daw ang pagganti, hindi daw sa atin. Kasi nga naman kung iisipin mo, ang pagganti ay masakit sa katawan at saka sa pag-iisip. Siyempre, pagpaplanuhan mo yan. Pagpaplanuhan mo ng maigi dahil baka mapahama ka. Tapos kailangan mong i-control dahil baka ka makasakit ng iba. Madamay ang hindi naman dapat madamay. Alam ko naman na hindi mo gusto mangyari yun dahil hindi ikaw yung tipong gustong manakit ng iba. Again, hindi ikaw yun. At habang pinaplano mo to, yung pagganti mo, since gusto mong makaganti ng maganda at saka tama, kukunin niya ng oras mo. Oras mo para sa pamilya mo. Oras mo para sa trabaho mo. O kaya oras mo para sa negosyo mo. Plus, gagastos ka pa niyan. Siyempre naman, gagastos ka. Nakita mo na ba? Sa mga sinasabi ko, ang hirap ng gumanti. Nakita mo ba ang kukuning oras at pera kapag gumanti ka? Nakikita mo ba ang mga damages sa iyo at sa ibang madadamay kung sakasakali na iisipin mo na itutuloy mo yung pagganti mo? Ito pa mas matindi. Sa sobrang galit mo, baka sarili mo ang hindi mo na makontrol. At baka pwede ka pang may magawa sa kanya dun sa kagalit mo na pagsisihan mo. Or baka mas may sagutin ka pa sa batas dahil nakasakit ka. In short, baka makulong ka pa. Lahat ito pwedeng mangyari dahil nag-decide ka na gumanti. Pero kung magdedesisyon ka na ipagpasa Diyos na ang lahat, abay, saved ka na sa lahat ng sakit ng ulo, plus mas matindi ang gaganti para sa iyo, ang Diyos. Ulitin ko lang, Romans 12:19. Sabi, "Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord." Ang Diyos na nagsasalita dito. Paniwalaan mo na. Kapitan mo. Maraming salamat. Ako po si Dennis Antenor Jr. Hanggang sa susunod na podcast natin. Maraming salamat and God bless you.
Thanks for watching. Paki-like and share ang video na napanood mo para mas maraming matulungan ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa. And don't forget to like and follow my page, Dennis Antinor Jr. Certified. Thank you and God bless you.